Samantala, San Juan City Mayor Francis Zamora nanumpana bilang chairman ng Regional Peace and Order Council of Metro Manila. Alamin natin kung ano ang responsibilidad na kaakibat niyan at ang iba pang mahalagang impormasyon. Magandang morning at welcome po sa Sakto, Mayor Zamora. Yes, magandang umaga, Adrian. Maraming salamat po sa pag-imbita sa Sakto sa DZMM Teleradio. Yes po. Mayor, ano po muna yung pinakapangunahin ninyong tungkulin bilang chairman nitong Peace Council? Ang Regional Peace and Order Council po ng Metro Manila ang policy-making body patungkol po sa katahimikan at kaayusan para po sa rehiyon, no, dito po sa National Capital Region. At yung mga policy ang aming gagawin, ito naman po ang ipapatupad ng 17 LGUs, syempre yung mga mayors po natin. Ganon din po yung mga national government agencies within the National Capital Region. Ito po ay regional, ibig sabihin, dito po sa rehiyon ng National Capital Region, ay ito po ang mga susunding direksyon patungkol nga po sa peace and order. So malaking tungkulin po ito, lalong-lalo na malaki po, malawak po ang scope ng peace and order dito nga po sa Metro Manila. We are the metropolis. Dito po ang business center ng ating bansa. Kaya kinakailangan pong panatili po nating tahimik ang ating Metro Manila. Mm-hmm. Oo nga, Mayor. So ano, ang daming issue na. Banggit nyo nga rin, sari-sari na issue. maraming krimen pa rin. May mga nagaganap pa rin krimen. Droga. Ano po ba yung ilan sa inyong mga tututukan? Alam po ninyo, no, nitong mga nakaraang buwan ay marami pong nakamit din ng San Juan patungkol nga po sa peace and order. First of all, tayo po ay binigyan ng pagkilala ng PIDEA bilang unang lungsod po sa Metro Manila na 100% po ng barangays ay drug cleared na. So we are the first in Metro Manila, and based on data from the Philippine National Police, ang San Juan po ay nananatiling pinakatahimik na lungsod dito nga po sa Metro Manila. So ito yung dalawang bagay na ating bitbit sa ating pagtatalaga. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa ating Secretary ng DLG na si Benher Abalos sa tiwalang binigay po nila sa atin. At nagpapasalamat din po ko sa aking mga kapamayor sapagkat puwera ho sa ating pagiging chairman ng RPOC ay tayo rin po ay Vice Chairman ng Regional Development Council at Pangulo nga po ng Metro Manila Council. Kaya marami pong responsibilidad ang naibigay sa atin at makakaasar man po sila na ating gagampanan ang mga tungkuling ito. Mm-hmm. So, i-replicate po ninyo yung nagawa po ninyo sa San Juan, sa ibang mga bayan. Yung best practices natin, Adrian, no, isa sa magandang karakteristik ng aming samahan bilang mga mayors ay yung best practices ay pwede naming implement sa aming mga lungsod. No? Hindi nagkakaroon ng inggitan, hindi nagkakaroon ng issue kung gagayahin nga ang mga magagandang bagay. Just to share with you, kahapon nga po, no, sa aming meeting, yung first quarter meeting ng RPOC for 2023, ang Quezon City Police Department po ay nag-present ng kanilang 3-minute police response. And in fact, we were so amazed, no, na totoo nga na within 3 minutes or less ay dumarating ang kanilang police, depende kung saan ang galing ang tawag para sa responde. So ito yung isang halimbawa ng best practice ng Quezon City na sa aking paniniwala ay pwede rin ipatupad ang sistema ito sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. So these are the things that we can do. We can replicate best practices and of course avoid mistakes. No? So kung nakikita natin mga maling gawain, dapat iwasan, yung mga maganda naman na dapat gayahin ay pwedeng i-replicate po sa iba't ibang LGU sa Metro Manila. Mm-hmm. Maganda po yun. Ano? Yung 3 minutes ay may darating na police. Eh, mas maganda kung mas mabilis po. Ilang minuto lamang. No, ano? Yung 3 minutes, Adrian, was the maximum. No? So kahapon, sinubukan namin ng 4 beses. Parang nagkaroon kami ng on-the-spot trial. No? Yung ating district director ng Quezon City Police Department ay nag-dry run nga ho ng program na ito during our meeting at nakita natin, in fairness, talagang dumating nga po ang police doon. So that's just one example, Adrian. Patungkol naman po sa illegal drugs, of course, yung best practices ng San Juan. No? Paano ho ba namin nakamit ang pagiging unang lungsod sa Metro Manila na 100% ang barangay sa drug cleared? Of course, we would also share
our strategies. It has worked well for us in San Juan, and we know it can be replicated in other cities. Na mahalaga rin kasi dito, Adrian, hindi lamang ito tungkol sa mga LGUs, it is also about national government agencies, line agencies of the government in the region. Kaya yung iba't ibang aspeto nga po ng pamamalakad ng gobyerno sa rehiyon, halimbawa ang PNP, ang ating mga bumbero, ang ating National Intelligence Coordinating Agency, Dangerous Drugs Board. No? So lahat nga po yun, binubuo yan ng iba't ibang ehensya ng gobyerno, no? Ang RPOC. Kaya mahalaga po ang responsibilidad ng dito. At ako'y nagpapasalamat nga po sa tiwala na binigay sa atin. Aling mga bayan ba, Mayor, yung mga dapat tutukan pagdating sa illegal na droga na pwedeng na dapat maganda mangyari yung nangyari sa San Juan na drug cleared ang mga barangay? The objective really is to get all barangays drug cleared. Kahapon nga po nagpresent ang PDEA. Marami na ho kasing drug cleared barangays, no? But hindi pa ho citywide. Here in San Juan, just last month, no? Tayo nga po ay nabigyan ng pagkilala ng PDEA as 100% of our barangays have been drug cleared. But our next step is to be a drug cleared city. So anong pagkakaiba niyan, Adriano? Yung pagiging drug cleared city namin, makakamit namin kung masusustain namin na 100% ang barangays ay drug cleared. So hindi ibig sabihin na komo na drug clear na nga po ang mga barangay namin sa San Juan ay titigil na kami ron. Sapagkat kapag magkaroon nga ho ng malawakang bilang ng mga kaso, ay pwedeng bawiin yung drug clearing ng isang barangay. So we have to sustain the drug clearing. We have to make sure that we monitor all barangays. Yung ating mga users po, dapat merong intervention. Ha? Tayo po ay merong balay silangan. Ito ang ating Drug Reformation Center. At dito nga po natin binibigyan ng pagkakataon ng ating mga drug users na makabalik sa normal na buhay. Mm-hmm. Paano nangyari ba yan, Mayor? Pahapyaw lang, parang laging may monitor sa mga barangay. Hindi naman po ba naging madugo yung mga operasyon laban po sa droga? Una sa lahat po, no, kinakailangan kasi identify natin lahat ng mga users, no? And of course, yung mga pushers, yan, kinakasuhan. No, kinakailangan merong intervention sa lahat ng yan. No? Dito po sa San Juan, kailanman, mula nung naging mayor po ako, hindi po tayo nagkaroon ng ano, mga madugong operasyon laban sa droga. At nice ko rin ibahagi, Adrian, ako po ay personal na sumasama pag meron tayong mga drug raids. No? So I go with our police, I go with the PDEA, I monitor and I make sure na tama po ang mga proseso na isinasagawa, no? Upang talaga makita ng ating mga mamamayan na ang mayor ng San Juan seryoso sa laban sa droga. Sapagkat pag nakikita ng ating mga mamamayan na ang mayor ay nangunguna sa laban sa droga, na they see the seriousness in what we are doing. Kaya isa sa mga bagay na sa tingin ko naging dahilan kung bakit natin nakamit ito ay nakikita po ng ating mga mamamayan na ang kanilang mayor ay kasama ng pulis at ng PDEA sa mga operasyon na ito. Mm-hmm. Mayor, paano naman po? Nalalapit na rin ang Holy Week. May mga paghahanda po ba kayong inilalatag? Tama yan. No? Of course, we will be preparing for the people from Metro Manila traveling to the provinces, yung ating mga lugar kung saan po sila sasakay, lalong-lalo na yung patungkol sa public transport. No? So that's something that we will prepare for. Opo, malapit na nga po ang Holy Week and we will make sure, we will coordinate with our police and with the DOTR and all pertinent agencies of the national government here in Metro Manila to ensure the safety of everyone traveling to the provinces. So maglalatag po tayo ng plano ho dyan and we will announce very soon. Oo nga, Mayor, kasi di ba usually pag Holy Week pumupunta sa probinsya at walang naiiwan sa mga bahay at doon nangyayari yung krimen. Yan ba isa rin sa mga inyo pong aksyonan o titingnan? Yes, actually ito naman po, no, kapag umaalis nga po ang ating mga mamamayan at pumupunta ng probinsya, no, nawawala sila ng ilang araw o ilang linggo sapagkat umuwi nga sila. Sa kanikalang mga probinsya, we have to make sure that
yung place of residence nila dito ay secured. So that is part of the responsibilities of our police. And of course, even within the barangay level, no? Ang barangay po ang ating first responders sa anumang bagay, sa sunog, sa away, magkapit bahay, no? Sa local issues, it's really the barangay that has to be the frontliner dahil sila ang pinakamalapit doon. And of course, our local police. So we will coordinate with all the mayors to make sure that while most of our residents in Metro Manila will be in the provinces for Holy Week, that their homes will be secured. Mm-hmm. Eh, Mayor, ang traffic naman, eh, syempre, minsan, yung traffic na nagiging dulot, nagdudulot din ng mga awayan at may kinalaman na rin sa peace and order. Ano po ba ang inyong mga plano tungkol sa traffic? Ano po ninyo ang pagiging RPOC chairman natin? Konektado din po sa pagiging Metro Manila Council President po natin. At isa sa mga bagay na nakikita ko talaga na makakatulong sa traffic but not immediately. No? Ito, I want to make it clear. Not really immediately. Pero meron tayong mga medium-term and long-term plans. No? Nung nakaraang Metro Manila Council meeting namin, and present po ang DOTR, specifically si Undersecretary Cesar Chavez, patungkol nga dito sa ating mga subway systems in Metro Manila. Pati ho yung mga bagong mga road networks na ating bubuksan, wherein people who will cross, no, from north to the south or south to the north will not have to pass EDSA anymore. So malaking kabawasan ho yan sa mga sasakyan na dadaan ng EDSA, lalong-lalo na yung mga passing through lamang, no? So ito pong NLEX connector ay aking nadalaw na rin po at umaasa nga ho tayo na ang phase 1 ito ay mabubuksan very soon. And going back to the subway systems, no? Malaki ang magiging ginhawa nito once it is fully operational. Millions, no? Millions of Filipinos will be able to utilize our subway systems, and I'm very excited for this. I've seen the overall plan at tinintay na lang natin yung actual implementation. So ito po yung mga long-term and medium-term plans natin. At of course, yung single ticketing system na alam ko ho ay inaabangan na lang napakarami. We are targeting the end of April for its implementation. Sa ilalim po ng single ticketing system, una-una, hindi na po kukumpiskahin ang inyong mga lisensya. Pangalawa, ang 20 common violations po ay magkakaroon ng standardized fines. At pangatlo, at para sa akin, ang pinakamahalaga sa ating publiko ay kung tayo po ay mamumultahan dahil tayo po ay nag-violate, ay pwede na ho tayo magbayad saan man sa Pilipinas sa pamamagitan po ng mga digital payment platform. So we do not have to go to the City Hall anymore, no? Ng City Hall kung saan tayo nahuli para lamang magbayad. Kahit saan tayo sa Pilipinas, meron tayong pagkakatao magbayad. At ito yung convenience na mararanasan natin mga mamamayan, lalo na ho yung mga nakatira sa malalayong lugar. Halimbawa, taga Ilocos, taga Bicol, napadaan ng Maynila, na huli rito, na hindi na kinakailangan bumalik dito para lamang magbayad ng multa. Mm-hmm. Ayun, bilang panghuli na lamang po, Mayor, baka may mensahe po kayo sa publiko o anunsyo. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat po sa pagkakataong to na binigay sa atin bilang chairman po ng Regional Peace and Order Council. Bilang mayor po, no, alam ko na ang ating mga mamamayan ay gusto na magkaroon ng isang lipunan na tahimik at mapayapa. Kaya malaking bagay po ang tulong ng bawat isa sa atin. Pag meron tayong mga bagay na nakikita natin sa ating paligid na sa tingin natin ay kaduda-duda o posibleng nagkakaroon man ng krimen, o kung meron tayong impormasyon, lalo-lalo na sa droga, sa kriminalidad, no? Lahat yan, malaking bagay po ang publiko. You have to inform us, you have to help us. So trust your police force, trust your local officials, trust your mayors, trust your barangay officials. At ipag-alam niyo po sa amin, kung saan man kayo dito sa Metro Manila, ganun din sa Pilipinas. Ipag-alam po ninyo sa inyong kapulisan, sa inyong lugar, sa inyong mga local officials upang mabigyan po namin ng tamang aksyon. Mm-hmm. Maraming salamat po, Mayor. Mayor Francis. I see. Okay. May tanong po si salamat Chang. Oo, Mayor, si Chang Ami po ito. Kamusta, Mayor? Hello, Francis? Hello, Chang Ami. Oh, may tanong nga ako, may pahabol lang akong tanong, Mayor Francis. Mahirap to. Yes, mahirap po tong tanong ko, ha. Ano po bang paborito niyong almusal sa umaga? Sa totoo lang,
Tapsilog po ang aking paborito. Ayan, parang natakam tuloy ano, tayo. Anong best ano at breakfast sa San Juan? Ayan, oh. Ako eh, lumaki rin ako dyan sa San Juan, sa El Domingo, oh. Sa may Baguio Oil. Alam niyo, yung Aling Banangs po ay talagang sikat na sikat po, no? Ever since ito po ay isang kainan na talagang pinagmamalaki po ng lungsod ng San Juan. Yes, at yung halo-halo nung araw, yung halo-halo sa Agora Market nung araw. Eh, may pwesto lola ko noon sa tindahan. Napakasarap kaya ng halo-halo nung araw dyan sa San Juan. Minsan, imbitahin ko kayo rito after your program. Ay, sige. For breakfast. Ay, naku, Mayor. Imbitahan natin si Mayor dito. Mayor, actually, kayo po ang iimbitahan namin pumunta dito dahil lagi nyo kayo pinauulakan dito sa pinauulakan sa sakto na makasama kayo tuwing umaga. Eh, imbitahan din namin kayo dito mag-almusal kasama namin. Okay, Aling Banas. Of course, anytime. Maraming salamat sa parating pag kita po sa akin sa inyong programa. Oo, nako yan si Mayor Francis ay laging ano, so laging nakakasama natin dito sa Sakto. Kaya maraming salamat po. We appreciate you. Thank you po Mayor Francis Zamora. At see you maraming po sa pagbisita ko diyan sa San Juan. Opo. Thank you. Kain po tayo ng almusal dito. Ayan. Thank you, Mayor.